Ako'y nananahimik lang. Annalyn, payong nanay, maging simple lang sa party. Makiramdam, huwag magaslaw. Matuto, pag sikat. Matuto, maging formal, lalo na pag sikat ka na. Kasama sa pagsikat mo ang isang formal dahil kasama na rin ang pakikisalamuha mo sa iba't ibang tao. Real talk, di alam ni Lindong kung paano kanya i-place dahil sa di nakakatuwa na kagaslawan mo. Tandaan mo lagi, si Dindo ay artista. Kaya dapat matuto ka maging formal. Hindi na nga nakapagpigil si Mr. Jovan David officials na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa isang post kung saan sinisita ang mga galawan nitong si Miss Annaling. So, base po sa kanyang post, sinabi niya dito na dapat daw si Annaling ay parang maging firm and proper pagdating po sa mga parties at lalo-lalo na kapag kasama nito si Dindo Karaig. Ito. Kaya naman, hindi na rin nakapagpigil si Jovan David official na ipagtanggol si Annaling laban sa mga bashers at sa mga diktador na nanonood po sa kanila. So, bilang isang nagmamalasakit na ama para kay Annaling, ay nagsalita na siya at inilabas niya na ang lahat ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga paninira nga na ginagawa dito kay Annaling. Panoorin natin. Huwag niyo kaming turuan ang gagawin namin. Alam namin kung saan kami lulugar. Eh ganun kami, nasanay kami, hindi naman kami mayayaman. Diba? Hindi kami mayayaman na pwede bawat galaw kailangan. Eh ito kami, mas pinapakita namin yung katotohanan. Ito kami, ano palang gusto mo? Galaw professional? Pero hindi kami masaya, hindi kami malaya sa galaw namin. Ganun ba ang gusto nyo? Siyempre hindi, mga basher, diba? Diba? Bago mo. According kasi sa post na ipinost mismo sa isang Facebook fan page na kung saan naroon sila Jovan David official, Annaling at itong si Dindo Karaig na maaari or tinuturuan niya itong si Annaling na maging isang firm and proper lalo na daw pag nasa labas sila dahil kinoconsider niya itong si Mr. Dindo as an artist. No, bilang isang artist, bilang isang social media influencer, kailangan daw ay maging isang huwaran. Kumbaga ganun yung po yung form ng kanyang pananalita. Na talaga naman nag-trigger dito kay Mr. Jovan David official na talagang i-call out na nga ito pong taong ito. Panoorin pa natin. Sa bahay, naka-formal kami. Tapos, ang mga galaw namin, ganito. Mm. Oh, sabi na followers, huwag daw magalas daw. Ganun daw, oh. Ganun ba? Tama ba yon? Ganun ba? Oh, di ba hindi dapat ganun? Kayo, huwag kayong masyadong ano, huwag kayong masyadong... Hayaan nyo na lang kami ay maging masaya. Hayaan nyo na lang kami ay tinatahak namin ang naranapan para sa amin, napapasaya namin kayo. Huwag nyo na kaming diktahan sa mga bagay na gusto namin mangyari. Eh, dito kami masaya eh. Malilikot kami, magalasgaw, o kanina, di ba sa live? Magagalaw kami, malilikot. Hmm. Diba? Malilikot kami. Kanina diba nagaharutan? Kasi gusto namin ipakita yung tunay na nangyayari sa bahay ni Jovan. Ipinaliwanag ni Jovan David official sa kanyang live na nasa party nga naman ang peg nitong si Annaling at si Dindo Karaig kasama si Mr. Jovan David official. So bakit po kailangan na parang dinidiktahan itong si Miss Annaling na dapat daw ay maayos yung kanyang paggalaw at dapat daw parang kailangan ni lahat ng kanyang galaw is maging scripted. So ang pinapoint out lang dito ni Mr. Jovan is hindi naman talaga nila kailangan magkunwari, hindi naman nila kailangan itago sa tao kung ano ba talaga yung tunay na pagkatao nila. Panoorin pa natin ito. Para sa likod nyo kami didiktahan. Oo, opinion nyo yan. Ramdam naman namin opinion nyo yan eh. Natural tatanggapin namin yan. Pero gusto ko lang magkaroon ng side. Para naman tawag dito, binabash nyo pa sila Annaling, diba? Kasabihan nyo pa, walang pinag-aralan. Kahit na kasi opinion dapat. Dapat opinion, diba? Opinion yan, tanggap yan eh, opinion eh. Pero wag naman sana na parang yung pinapahalataan nyo na ingit na ingit na kayo. Bilang isang social media influencer, talagang we are prone for this kind of comments and criticism towards other people. Kasi nga, nandun tayo sa social media. So, ang lahat ay may opinion, ang lahat ay may komento patungkol sa lahat ng ating sasabihin, igagalaw. At lahat ng yan ay mapapansin talaga ng publiko. Pero, base po sa mga statement ni Mr. Jovan David official, sinasabi niya na hindi naman daw niya pinipigilan na magbigay ng opinion. Pero, kung talagang nagmamalasakit ka o talagang gusto mo na mapaayos si Annaling, pwede mo naman daw di umanong personal message itong si Jovan patungkol po sa iyong mga napapansin. Kaya ito pa po yung statement niya, panoorin natin. Dito kay Annaling, support din si Annaling kay Dinto. Bakit
bakit ganun naman? Parang happy-happy lang tayo. Happy-happy lang, Jay. May nga buhay, Jay. Happy-happy lang tayo, guys. Diba? Happy-happy lang. Huwag tayong magsasalita ng mga ganun. Hindi payo kasi yun eh. Hindi payo. Base naman sa clip na ito, sinabi ni Mr. Jovan David Officials na kung si Dindo Karaig nga ay wala pong ikinukomento o wala man lang ipinagbabawal dito kay Annaling kasi natutuwa siya kung paano po nagpapakatotoo lang itong si Annaling sa kung ano at kung sino siya. Never pong diniktahan ni Mr. Dindo Karaig kung paano kikilos itong si Annaling dahil umpisa pa lang alam niya na ganito na talaga si Annaling. And yung fact na parang nasa party ka, so dapat ang peg mo is magpa-party. Ngayon, ibabase po ni Annaling at ni Dindo yung kanilang mga kilos dun po sa place kung saan naroon sila. Alam nga naman mag-party si Annaling sa loob ng simbahan. Kaya nga siya nasa party. Dito, wag po natin masyad. Kasi pwede naman i-direct, message, pinopost pa. Diba? Wag niya na i-post na i-post. Kasi ano may tawag dito, tao lang din naman kami, nasasaktan din kami eh. Kaya hindi na rin po maintindihan ni Mr. Jovan David Officials kung paano niya po pasasayahin kasi there is only one goal naman lang talaga ang gusto talagang ipakita ng Lindo, ni Annaling at ni Dindo Karaig, maging ni Jovan David Official. Yan is to entertain those people who support them and who watch them, diba, regularly. Yun naman talaga yung gusto nila. Pero talagang hindi natin kayang or hindi natin mapiplease ang lahat ng tao sa ano man pwede natin gawin. Lahat po sila ay laging may masasabi sa atin. Ganda kasing gumalaw na ipinakikita niyo yung tunay. Nagkakarutan sila ni Dindo, nagkakarutan kami, kung ano ng mga pinaggagawa namin, diba? Ayun lang yun. Huwag tayong masyadong hindi na kasi payo yun eh. Pandidikta na yun eh. Ano pa ba? Babasa nga ako na. Tama po yung sinabi ni Mr. Jovan David Officials na magkaiba po ang opinion, magkaiba ang payo, at magkaiba din yung criticism. Lahat ng tao ay may opinion, lahat ng tao ay pwede pong magbigay ng opinion, pero yung pong form of opinions na sinasabi ay hindi na po siya opinion at hindi na rin siya payo. Lumalabas sa parang kinikriticize niya ang isang Annaling dito po sa kanyang mga galawan. Kasi parang pinapoint out niya dito na dapat daw si Annaling ay parang kumilos ng tama dahil isang artista na daw itong si Mr. Dindo Karaig. Which is tama naman, Dindo Karaig is considered as an artist because nag-entertain siya ng tao eh. Once na ikaw ay nag-entertain, you will be considered as an artist. But magkaiba po kasi yung artist sa showbiz at artista po bilang isang content creators. Kasi Jovan David, Annaling, and Mr. Dindo Karaig is considered as a YouTube or as a content creators dito po sa social media. Sabi nga po ng ilang mga showbiz analysts na lahat pwedeng maging vlogger, lahat pwedeng maging content creator, pero hindi lahat pwedeng maging artista. So, ano pong point of view natin or ano pong take away natin dito, no? So, kailangan po kasi bago tayo magbigay ng anumang mga opinion po natin is talagang make sure na ito po ay magiging kapakinabangan dun po sa mga makakarinig nito, sa mga makakaalam nito. And ang gusto ko lang pong iparating po sa inyo na ito lang po yung pagkakataon na kung saan si Annaling inararanasan niyo po yung mga ganitong klase ng mga kasiyahan. Kasi kung matatandaan po ninyo sa kanyang past relationship, never niya pong naranasan na ganito. Puro sigawan, puro murahan, puro stress lang yung nararanasan niya. And this time, hayaan nating i-enjoy ni Annaling yung buhay niya ngayon. Nag-i-enjoy siya while nasusuportahan niya po yung kanyang anak. Yun naman po talaga yung pinaka-purpose niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Bonus na lang talaga na talaga nag-i-enjoy po siya. So, kung ano man po yung mga napapansin natin sa kanya, supportahan na lang natin siya as long as nawala po siyang sinasaktan na tao. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.